Hello guys! Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Ano mang oras kayo ngayon nanonood sa akin, this is Geisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Thank you nga pala guys sa mga bagong subscriber ko, sa mga returning viewers, sa pagpapanood ng mga latest at mga last video ko. Maraming salamat po talaga. Lalo na sa mga nakaraang videos ko about sa Miss Universe, Miss World, Miss Earth, Miss International, Miss Grand International, and Miss Supranational. Thank you po sa pagtangkilik. Maraming salamat po talaga. Ngayon, pag-uusapan po natin yung pinakamagagandang Miss Philippines Earth. Yun kasi yung favorite pageant ko talaga about Miss Philippines Earth. Nagsimula ang Miss Philippines Earth noong 2001 at ang unang nanalong Miss Philippines Earth ay si Miss Carlyn Aguilar. Siya ang kauna-unahang Miss Philippines Earth. Tapos tumawid siya sa Binibining Pilipinas. Nanalo din siya doon na Binibining Pilipinas World. At ngayon ay isa nang happily married. Sa 21 years ng Miss Philippines Earth ay meron akong napiling 10 pinakamagagandang Miss Philippines. Sa akin lang po ito ha, sa aking mata, alam nyo naman, magkaiba tayo ng basihan ng ganda. Subjective kasi yung ganda. So, para sa akin, sila yung pinakamagagandang Miss Philippines Earth. Magsimula tayo kay Miss Karen Ibasco at number 10, Miss Philippines Earth 2017. At nag-compete siya sa Miss Earth 2017 at nanalo po siya. Maganda kasi, alam nyo guys, iba yung mukha ni Miss Karen Ibasco sa picture or sa TV kaysa sa personal. Ang ganda niya talaga sa personal. Bukod sa mas maganda, ang ganda ng puso, ang ganda ng personality. So yung dalawang puso at personality nagre-reflect talaga sa mukha niya. Ganun siya kaano sa ganda sa personal. Miss Karen Ibasco at my number 10. My number 9 is Miss Sandra Cipher. Miss Earth Philippines 2009 at nag-compete siya sa Miss Earth 2009 at nanalo siya ng Elemental Crown na Miss Earth Air. Si Miss Sandra Cipher na to guys, very controversial talaga to dati kasi nag-join siya sa Binibining Pilipinas 2009 tapos bigla siyang kasali na siya sa mga napili pero bigla siyang na-disqualified kasi nga may mga FHM photo siya tapos parang hindi yata angkop sa pamantayan ng Binibining Pilipinas kaya tinanggal siya doon. Pero hindi siya nawala ng loob dahil tinanggal siya, sumali siya sa Miss Philippines Earth tapos nanalo siya tapos nag-compete siya internationally, win uli. Kaya Miss Sandra Cipher at my number 9. My number 8 is Miss Carla Henry, Miss Philippines Earth 2008, Miss Philippines Earth winner din siya sa Miss Earth 2008. Grabe, nautal-utal na ako. Alam nyo ba guys na si Miss Carla Henry ay sumaling na to sa Binibining Pilipinas at hindi siya doon na kapagka-corona. Tapos lumipat siya noong 2008 sa Miss Philippines. Kaya nanalo. Tapos siya ang kauna-unahang Pinay na nanalo sa Miss Earth 2008. Kaya super beautiful. Although hindi ko siya nakahalubilo, nakita ko lang siya mga 7 times, mga ganon. Kasi lagi siya talaga pag by Miss Earth at saka Miss Philippines Earth, nandun talaga lagi siya present. My number 7 is Miss Jenny Harn, Miss Philippines Earth 2007. Tapos join siya sa Miss Earth 2007 and place po siya. Siya ang kauna-unahang Pilipina na unplace sa Miss Earth beauty pageant. Pero ang ganda nito, so totoo lang sa personal ang ganda ang amo. Kaya na unplace siya kasi secret ko na lang 'yan, hindi ko na lang sasabihin kasi baka mabardagol din ako. Miss Jenny Harn at number 7. My number 6 is Naila Alshor Baji, Miss Philippines Earth 2021, Miss Earth Top 8. So nakakapanghinayang, super fresh ng beauty niya, ang ganda-ganda niya. At saka nakapanghinayang talaga kasi ang bongga-bongga din na ng sagot niya sa Miss Earth, kahit virtual lang yun, hindi siya nakausad sa top 4. Kaya it's okay, Miss Naila.
punta ka na lang sa ibang pageant, sa Miss Universe Philippines, o kaya sa Binibini Pilipinas, o kaya sa Miss World Philippines, kasi bata ka pa naman, kaya mo pang magkakakorona kasi sobrang ganda. My number 5 is Angeli De Los Reyes, Miss Earth Philippines 2013, Miss Earth Top 8. Oh my God, ganda nito. Lalo na yung mga, tingnan nyo. Tapos, sa personal, medyo, siya, may pagkamaarte. Pero hindi siya, pero mabait siya, pero hindi siya maldita. Maarte lang talaga siya magsalita. Naartehan lang yung mga iba. Pero okay, maganda talaga at maganda din yung personality niya. Kalog yung lola nyo. Isa siya sa mga na starstruck ako nung nakita ko siya. Wala lang, hindi ko alam sa mata ko. Pero yung iba hindi nagagandahan, pero ako nagagandahan talaga ako sa kanya. My number 4 is Miss Imelda Swideheart, Miss Philippines Earth 2016, Miss Earth Unplaced. Nakakaloka, ang ganda ng babaeng to. Pero alam nyo naman siguro yung ugali ng lola nyo. Maldita ang lola nyo. Kaya nag-resign. Pinag-usapan nila ng organization na mag-resign na lang siya kasi hindi niya talaga kinaya yung bashing. Kasi kung ano-ano nga kasing pinagsasabi nito kung sa pag ini-interview siya, parang hindi nakakaka-queen. Pero still, you're my fourth most beautiful Miss Earth. Alam nyo ba guys na mas magaganda yung nananalo sa Miss Philippines Earth kaysa sa Binibini Pilipinas or sa Miss World Philippines or sa Miss Universe Philippines? Yes, mas maganda talaga sila. Pero yung quality naman ng Binibini, ang quality ng Miss Universe Philippines and Miss World, hindi naman natin matatawaran kung anong klaseng babaeng yung mga nanalo doon. Pero facially, maganda talaga yung mga nanalo sa Miss Earth Philippines. My number 3 is Miss Roxanne Bayens, Miss Philippines Earth 2020, Miss Earth Water 2020. Alam mo, ang cute-cute talaga nito sa personal. Nakita ko lang to siya, 7-Eleven ba? Or Mini Stop? Hindi ko maalala basta gano'n. Nakita ko lang siya sa gano'ng lugar. Ang cute niya. Siguro mga 5'5 lang siya or 5'4. Ang cute. Sobrang ganda. Iba siya sa TV, iba siya sa personal. At saka hindi ko makakalimutan talaga yung gown niya. Ni green na itinumpit sa Miss Earth. Grabe, ang ganda-ganda. One of the best gown na nakita ko sa international pageant. One of the best color din. Nagsishine talaga siya doon. My number 2 is Sylvia Celeste Cortese, Miss Earth Philippines 2018, Miss Earth Top 8. Diba? Ang ganda-ganda niya talaga. Umuwi lang to ng Pilipinas para mag-join sa Miss Earth. Galing Italy, pero nanalo. Bonggang-bongga ang bata pa nito. Sayang lang doon sa Miss Earth kasi parang na mental block siya sa pagsagot sa Top 8 sa kanyang hashtag na answer nung 2018 na mental block siya, hindi maganda yung sagot niya. Pero nung Miss Philippines Earth, ang bongga niyang sagot niya kaya siya nanalo. Hindi lang talaga siguro siya nakapag-prepare ng mabuti kaya hindi siya nakapenetrate sa top 4. And my number 1 na pinakamagandang Miss Philippines ay si Miss Jamie Harrell, Miss Philippines Earth 2014 and Miss Earth 2014. Guys, hindi nyo lang alam kung gaano kabuting tao tong batang to. As in, ang ganda-ganda ng personality, ang ganda-ganda ng puso, ang ganda-ganda ng mukha. Lagi siyang nakasmile. Maraming beses ko na siya na-meet. Although hindi niya ako kilala, pero maraming beses ko na siyang nakakasalubong. Lagi siyang may bigay na at inihatid ng ngiti sa mga nakakasalubong niya. Ganon siya. Ang queen-queen niya. Ngayon ay isa na siyang sa reporter or basta ganong part siya nagtatrabaho. Still, siya pa rin ang most beautiful for me. Para lang sa akin to ha. Walang violent reaction kayo dyan. For me lang ito. Kung sino man sa inyo yung pinakamaganda, sa inyo na yon. Basta sa akin, si Miss Jamie Harrell, yung pinakamagandang Miss Philippines na nanalo dito sa competition. Ayan guys, comment down below na lang kayo kung sino yung pinakamagandang Miss Philippines ninyo na sa nagdaang 21 years, kung sino ang pinakamaganda sa kanila. Pero lahat naman sila magaganda. May napili lang talaga at may angat lang talaga. Ganda lang yung binasihan ko dito ha, hindi yung performance nila or galing nila. Ganda lang, ganda ng mukha lang. That's all.
Wala muna ngayon tayong pa-shoutout ngayon ha kasi busy-busy ako. Di siguro ito na yung ano last na vlog ko dito sa apat na sulok ng kwarto na ito kasi ano I need to ano bumalik sa aking tahanan. may mga pangyayari lang talaga na hindi po natin inaasahan at kailangan nating i-take yun ng positively at saka kailangan move forward po tayo. At saka ano, happy lang para sa ikakaunlad ng bayan. Medyo may kalungkutan lang ako nararamdaman kasi guys, dito kasi ako nagsimula ng mag-vlog dito sa apat na sulok ng room ko na to. Nakita niyo ako sa mga interview ko kay Mama Sam, kay RJ, dito lang sa apat na sulok ng ano aking kwarto. So, last vlog ko na dito sa ngayon at bukas, iba naman yung ating background. Sana mas maganda. Sana. And that's all for today guys. This is me, Geisel Ortega at nagpapasalamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. Thank you po. Paalam na po ako. See you on my next vlog.